Pwede check namin yung ano yung sinasabi niya. Hi guys! Welcome to the vlog. And for today's episode, ay gagawa tayo ng isang sit-down vlog. Dahil mag-unboxing tayo ng ating bagong gadget. We purchased last week kasi nga I feel like I needed to have a new one dahil yung dati kong gadget. It was purchased in the year 2013 or 2014, I guess. So that's actually one of the very first investment of mine nung nag-start tayong magturo sa academy. And I feel like since I'm back in the academy after 2 years of going off in the academy, since we're still having that limited face-to-face classes, I think that I needed as well to upgrade my gadget para sa ating online classes. So by the way, papakita ko sa inyo yung aking lumang gadget. So ito pa siya. So this is my old Samsung laptop. Malaki. It's very heavy. Actually, madami na rin siya. Ayan. Flaws. Actually, ito, pangalawang battery na to. Kasi yung original na battery nito is nasira na din. So, I had it changed actually. Pero ngayon, sira na rin actually itong second battery. So, imagine kung 2013 ko siya or 2014 na purchase. So, it's been with me for around 8 or 9 years already. So, I feel like I needed to have a new one para nga mas maging efficient at mas mabilis and more convenient on my part para mas madali natin i-deliver yung ating mga instructions and lessons for our online classes. So, eto yung aking old na laptop. It's a Samsung laptop. Hindi ko alam kung anong model na to. Pero luma na siya. Matagal na din siya. So, before the start of our semester, nito lang, last week, pinag-isipin ko talaga kung bibili ba ako ng bago. Kasi nga, naiin ko mahihirapan na rin itong old laptop natin. Lalo na kung maghapon yung magiging klase na online, baka bumigay din ito. At saka, yung processing nito medyo mabagal na. Pag mag-play ka ng video, nagbabuffer na yung video or naglalag na yung video, yung speaker na rin ito is actually basag. So, nagagamit ko lang yung speaker kapag gumagamit ako ng headset. So, yun yung mga common problems. Actually, may CD room pa siya. So, ganun kaluma itong laptop na to. Pero hindi na rin siya gumagana. So, hindi na rin siya nag-e-eject. So, madami na rin talagang sira itong laptop. Even yung isang saksakan ng USB, hindi na rin siya masyadong gumagana. Pero okay pa naman siya. It's still functional. Yan lang ang main concern ko is medyo mabagal lang yung kanyang processing. So, para mas mapabilis yung delivery ng ating instruction, ayun, I decided to buy a new one. At yun yung ating i-unbox for. Ayan, so I'm very much excited to share with you yung ating unboxing ng ating jalan! Bagong laptop. Well, actually, na-unbox na to dun sa store. So tara at i-unbox na natin sa panoorin nyo to. Kaya na tayo na face. Gold po ito. Ayan, parang pink na. Diretso ko lang.
Magsalita ka daw para dun sa ano. Hi guys. Hi guys. Welcome to my vlog. Hindi mo ko na sinubscribe kuya, kakat ko to. Alright, so ngayon buksan na natin. May paper bag ng power map, tapos meron siyang brown box. Aside pa doon sa white box ng laptop. So I actually bought a MacBook Air. Ayan siya. So, pag binuksan niyan, ang laman niyan is ito. Yan. So, I bought a MacBook Air na ang pinili natin is rose gold. Ayan. So, it's very compact. It's a 13 inches laptop. Very slim. Very light. At kung i-compare natin, di ba? It's lighter, it's thinner. So, mas convenient siya on my part. And, ang laman ng box. Meron ako dito yung adapter. Meron ako dito yung charger. Ayan, so Type-C yung charger niya. Type-C to Type-C. And then, meron tayo nito. Parang manual siguro ito. Ang laman ng manual, ayan. Ito yung manual niya. Maliit lang. Walang masyadong cheche-boreche yung manual. Ayan. And, meron akong dalawang sticker. So, it's my first time to have a MacBook. So, medyo naninibago tayo. So, nagamit ko na to for a week. Although, yung feature niya is basically yung parang feature lang din mga iPhone. So, eto siya. Rose gold. Space gray, metallic blue ata yung isa, and then rose gold. Pero since girly-girly tayo, Pero ang ganda ng rose gold. Mas gusto ko siya compared dun sa dalawang choices ko natin. And etong Apple logo, hindi na siya umiilaw, unlike yung mga previous models ata. Ang alam ko umiilaw ito dati. So buksan na natin. Ayan. So, yun yung mga special feature pala ng MacBook. That when you try to open the laptop, automatic siyang mag-on. Unlike yung mga laptop na iba. Ay, hindi ko lang sure dun sa ibang mga new models ng mga laptop na pag binuksan ba nag-open siya or meron pa rin siyang on and off button. Ayan. So, naka-setup na to. Ayan natin buksan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung mga icons niya are most likely the same with the iPhones. So, at least ngayon, compatible na yung aking phone, iPhone, with my laptop. So, hindi na tayo mahihirapang mag-transfer ng mga files. Ayan siya. So, nanibago ako dito sa trackpad niya. Dun sa mga laptop kasi smooth lang. Ito, pinitlik-click, tapos yung scroll up, scroll down, eto, ang gagamitin pala is dalawang kamay. So, nag-a-adjust tayo. So, eto na siya. So, I'm very much happy. Dahil meron tayong bagong gadget. With this one, mas mapabilis yung processing at mas mapapadala yung ating klase. At ang isa sa gusto ko dito, malinaw ang kanyang camera. So, parang naka-HD or naka-high definition. So, kapag magle-lesson tayo at we needed to have yung on-cam eh medyo maganda-ganda ang ating itsura doon sa so here's my MacBook Air. Thank you for watching!